Simulan natin ang bawat umaga sa panalangin. Pasasalamat. Pag-asa at sa salita ng Diyos. Dito lang sa Daylight Devotion. Blessed morning sa lahat ng mga ka-lightmates today. Ako po si Pastor Nolan Peña ng Jesus is Lord Church Makati. Start your day right, mga kapatid. Simulan ito sa panalangin, pasasalamat, pag-asa at sa salita ng Diyos dito lang sa Daylight Devotion. Tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa Light TV Channel 33 at sa ating Facebook Live sa Light TV God's Channel of Blessings Facebook page. Napapakinggan din tayo sa DWZ 91.1 FM sa Palawan at sa DCJB 1458 Radio Calabarzon. At sa oras pong ito, tayo po ay darapo sa ating pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos hango po sa Mark chapter 6 verse 45 to 51, pinamagatan po natin Jesus the Peace Provider. Babasahin ko po ang sabi po rito. Immediately Jesus made his disciples get into the boat and go on ahead of him to Bethsaida. While he dismissed the crowd, after leaving them, he went up on a mountainside to pray. Later that night, the boat was in the middle of the lake and he was alone on land. He saw the disciples straining at the oars because the wind was against them. Shortly before dawn, he went out to them, walking on the lake. He was about to pass by them, but when they saw him walking on the lake, they thought he was a ghost. They cried out because they all saw him and were terrified. Immediately, he spoke to them and said, "Take courage, it is I, don't be afraid." Then he climbed into the boat with them and the wind died down. They were completely amazed. Ang Diyos po ang magpala sa pagkagabasa ng kanyang banal at buhay na salita. Tatanungin ko po kayong lahat na ngayon po ay nakikinig at nanonood. Kayo po ba ay naghahanap ng kapayapaan? Marami po sa atin, hinahanap natin lagi ang kapayapaan, kapayapaan ng isip, kapayapaan ng puso. Pero tandaan po natin, meron pong isang nagbibigay ng tunay na kapayapaan sa bawat po sa atin. Yan po ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo, sapagkat siya po ay tinawag na Prince of Peace, prinsipe ng kapayapaan. At dito po sa mga talatang binasa po natin, may tatlong at bagay po na in-address si Jesus sa kanyang mga lagad na kasalukuyang sakay ng isang bangka, sumasagwan, pasalungat sa angin, dahil sila po ay sinalubong ng isang malakas na hangin o malakas na bagyo at sila po ay takot na takot sila. At dito po in-address ni Jesus ang kanilang takot, ang kanilang fear, ang kanilang faith, and then their future. So makikita po natin dito ang sabi ni Jesus sa kanila, "Take courage, it is I, don't be afraid." Kapag ang isang tao ay may mga problema, may mga kabigatan sa buhay at lumapit sa atin, nakausap natin, madali nating sabihin, "Kaya mo yan kapatid, lakasan mo ang loob mo." Pero minsan, madaling sabihin, pero ang katotohanan, pag ikaw ang nasa ka, nasa garoong kalagayan, medyo mahirap pang hawakan. Pero, totoo naman po na talagang wala tayong dapat ikabahala, wala tayong dapat ikatakot, sapagkat ang Panginoon ay nariyan, tayo po ay sinasamahan. Kahit sa mga unos na dumating sa buhay po natin, hindi po natin dapat katakutan, sapagkat alam po natin meron tayong Diyos na sandalan na siyang tumutulong sa bawat isa po sa atin. Ang bawat unos sa buhay o bagyo ng buhay, ito po ay masasabi natin under God's control. Ito po ay nasa control ng ating Panginoon at hindi niya papayagan na dumating ng isang unos sa buhay ng isang tao na hindi po natin kaya. Tandaan po natin, ang ating Panginoon ay napakapangyarihan at kaya niyang tulungan ang bawat sa atin sa anumang unos na pinagdaraanan ng bawat sa po sa atin. Ang sabi nga dito sa book of Job chapter 9 verse 10, "He performed wonders that cannot be fathomed, miracles that cannot be counted." So makikita po natin dito na kung mayroong mga unos at bagyo ng buhay sa buhay po natin,
ay control po ng Panginoon yan. Sabi nga po ng Psalms 37 verse 23, a person's steps are directed by the Lord and the Lord delights in His way. Bawat hakbang po ng kanyang mana ay tunay nga po na directed by the Lord. Ano po? And kaya nga, lagi natin isipin, kung may musman sa buhay, ito po ay under God's control. Another thing, bawat ano sa buhay ng isang tao ay bahagi ito ng plano ng Diyos sa buhay po natin. For us to be strengthened, for us to be molded, at patatagin ang ating mga pananalig at ang ating pananampalataya sa Panginoon. Tanda po natin sa punto po ito, hindi po puusang naglayag ang mga alagad ni Jesus. Siya mismo ang nagsabi sa kanyang mga alagad, sige, maglakbay tayo, maglakbay kayo, sumakay kayo ng bangka at tumawid doon sa kabilang ibayo, doon sa lugar ng Bethsaida. Kaya sa kanilang paglayag na inabutan sila ng punos, ay masasabi natin ito ay bahagi ng plano ng Diyos sa kanilang buhay. Sabi dito ay makikita nga natin that storms are to be expected but not to be feared. No? Yung mga unos ng buhay ay dumating talaga yan, pero hindi natin dito dapat katakutan. Sabi ng 2 Corinthians chapter 4 verse 17, we have small troubles for a while now, but these troubles are helping us gain an eternal glory. That eternal glory is much greater than our troubles. Tandaan po natin, there are two things to remember during any stormy time of life. Dalawang bagay kung tandaan natin ito, alam ng Diyos ang bawat pinagdaraanan natin. Alam ng Diyos ang bawat unos na kinakaharap natin sa ating buhay. Sabi nga ni Job, sa book of Job, chapter 23, verse 10, but God knows me, He is testing me, and will see that I am as pure as gold. Another thing na dapat natin tandaan, God allows what He does for our good and for His glory. Kung may pinagdaraanan man tayo sa ngayon, lalo sa sitwasyon po ngayon, medyo masasabi natin masalimuot ang kalagayan ng mundo, maging matansa po natin dahil sa epekto po ng pandemic. Pero alam naman po ng Diyos yan, pinayagan ng Diyos ang mga bagay na mangyari dahil meron pong dahilan ang ating Panginoon. At isa po marahil sa dahilan niya ay to awaken, no? Ang mga tao na talagang lumingon sa Kanya at magbalik loob sa Kanya. At ang sabi nga po ng Romans chapter 8, verse 28, and we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Again, ang bawat ulo sa buhay ay bahagi ng pagsakatuparan ng magandang plano ng Diyos sa bansa po sa atin. Ika nga yung mga troubles na pinagdaraanan po natin, yan po ay nagsisilbing proseso na ginagamit ng Diyos para sa finished product ng kanyang dakilang layunin at plano sa buhay ng bawat isa sa akin. Another thing, ang amang unos ng buhay ay mayroong hangganan iyan. Nung si Jesus ay umakyat na sa bangka na sinasakyan ng kanyang mga alagad, biglang bumayapa ang dagat. Ibig sabihin, hindi ito nagpatuloy. Bawat problema, bawat pagsubok sa buhay natin, may hangganan at hindi niya hayaan na tayo ay subukin ng higit sa ating limitasyon. Sabi nga po ng 1 Corinthians chapter 10, verse 13, every test that you have experienced is the kind that normally comes to people. But God keeps His promise and He will not allow you to be tested beyond your power to remain firm. At the time you are put to the test, He will give you the strength to endure it and so provide you with a way out. Alam nyo, ang takot natin, meron kanya-kanyang ano yun eh, meron kanya-kanyang shape, may kanya-kanyang forma, may kanya-kanyang mukha, pero hindi naman natin dapat katakutan. Sabi ko nga, bawat pagsubok na dumating sa buhay ng isang tao, hindi ikaw lamang nakaranas, naranasan din ito ng lahat ng tao, iba't ibang mukha nga lamang. At dapat ang Diyos, hindi niya papayagan ito ng higit sa iyong makayanan. At kapag ito'y dumating, ang ibibigay sa iyo ng Diyos ay lakas, no? Bibigyan kanya ng strength upang ito, sabi dito, He will give you the strength to endure it. Hindi sinabing tatanggalin yung problema, kundi strength ang ibibigay niya para yung problema, yung troubles, ay matawid mo, malampasan mo. And sabi dito, and so provide you with a way out. No? So, kaya tandaan po natin, saan man pinadaraan natin, meron niyan hangganan, meron niyan limitasyon.
At marahil ang isa sa mga bagay na kinakatakutan natin ay pagtanda, pinabukasan ng ating pamilya, kalusugan o iba pa man, no? So, pero anong mukha yan? Ang mga bagay na yan na pinagkakatakutan natin, ibigay natin sa Panginoon, no? At ang Panginoon ang bahalang tutulong sa bawat sa atin. Ang mahalaga lamang magtiwala tayo sa Kanya at patuloy tayong sumunod sa Kanya. So sa puntong ito, in-address si Jesus yung fear ng Kanyang mga alaga. Another thing na Kanyang in-address, yung kanilang pananampalataya, yung kanilang faith, no? So natakot ang mga alaga ni Jesus dahil nakakala nila nung may nakita siyang lumalakad si Babo ng tuloy, akala lang luto, no? Eh, meron silang pamahiin na kapag meron silang nakita ang something na lumalakad sa ibabaw ng tubig, ay meron isang malaking trahedya ang mangyayari. Kaya takot na takot sila. Kaya ang sabi ni Jesus, nung nakita niya, takot na takot na kanyang mga alaga, don't be afraid. Take courage. It is I. Ako, ito. So sa mga tuwid, makikita natin dito, si Jesus ay nagpakilala sa kanila na wala siyang dapat ikatakot na siya ito at kaya silang tulungan. Tandaan natin, God is powerful. Kaya kung anumang takot at pangamba sa puso natin, ay dapat yung lubos na pagtitiwala sa Panginoon ang ipalit natin because God is all powerful. Walang imposible sa Diyos. Ang sabi nga ng Luke chapter 1 verse 37, for nothing will be impossible with God. At sabi rin ni Hope sa Job chapter 42, verse 2, I know that you can do all things and that no purpose of yours can be thwarted. Ephesians chapter 3, verse 20, now to Him who is able to do far more abundantly than all that we ask or think according to the power at work within us. Nabasa natin sa Biblia kung gaano ipinakita at ipinamalas ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Imagine, itong mundong ginagalawan natin. At lahat ng bagay sa kalawakan, lahat ng nakikita natin na yan, lahat ng yan, ang Diyos na lumikha. Sa magitan lamang ng salita, let there be light, let there be water, magkaroon ng mga lahat ng may buhay sa ilalim ng tubig, sa impapawid at sa lupa. Sa magitan lamang ng salita, no? Ay makikita natin, nalikha ng Diyos ang lahat ng bagay. Nung gunawin ng Diyos ang mundo, na-preserve niya ang lahi ni Noah. Kasi pinagmula ng panibagong lahi. At kung makikita din natin, alalahanin natin, kung paano din ipinamala sa atin demonstrate ng Diyos ang kanyang kamanghamang hanggawat ng pangyarihan sa buhay po ng mga Israelitas. Ang Israelita sa to ay mahabang panahon silang naging alipin doon sa Ehipto. Pero makikita natin dito na kung paano sila ginabayan ng Panginoon, kung paano kumil sa kapangyarihan ng Diyos ang kanilang buhay upang sila ay magkaroon ng kalayaan doon sa pagkakaalipin doon sa Ehipto. Sa bawat isa po sa atin mga kapatid, kaya rin ipakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Sapagkat ang ating Diyos ay hindi nagbabago. Remember that God never changes. Ang sabi ng Malakay chapter 3 verse 6, I the Lord never changes. At ang sabi ng Hebrews 13:8, is the same yesterday, today, and forever. Kung inaakala natin ang mga himala ng Panginoon ay sa lumang tikal lamang o lumang panahon, hindi po. Kahit po ngayon, no, ay kayang ipakita at i-demonstrate ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa iyo, sa akin, sa ating lahat. Hindi napapawasan ang kapangyarihan ng Panginoon, ang power ng Lord, hindi iyan nalolobat at hindi nai-emptibat, laging fully charged ang power ng Panginoon at sa lahat ng pagkakataon, siya'y ating masasandigan, siya'y ating masahan. God is powerful, no? And is always there for us. Lahat ng pagkatoon, maasahan natin ng Panginoon. Ano mang oras tumawag tayo sa Kanya, nandiyan siya. Tayo, alam ko, may mga best friend tayo, may mga BFF tayo, pero hindi sa lahat ng pagkatoon. Kasama natin sila, umaasahan natin sila. Bakit? Sapagkat ang kakayahan ng tao ay limitado. Pero ang Diyos, unlimited.
unlimited ang power, unlimited ang kakayahan ng Diyos para sumaklolo, para tumulong sa atin at para tayo ay samahan. Siya ay laging nariyan para samahan tayo sa anumang unos ng buhay nararanasan natin at para sa ngayon sa kabila ng nagangalit na unos ng buhay, maranasan pa rin natin yung tunay na kapayapaan sa buhay po natin because Jesus is the real provider of peace. Sabi nga ng Matthew 28 verse 20, "You can be sure that I will be with you always." Nakakatiyak kayo na lagi mo kayong sasamahan. "I will continue with you until the end of the time." So hanggang sa dulo ng walang hanggan, hanggang sa katapusan ng mundo. Sabi dito, sasamahan tayo ng ating Panginoon. Sabi ng Hebrews 13:5, "I will never leave you, I will never run away from you." So hindi tayo tatakbuhan ng Diyos. Lagi tayong sasamahan. At God is all-knowing. Alam ng Diyos. Laman ng isip natin, laman ng puso natin, lahat ng mga bagay na pinagdaraan natin. Kung alam ng Diyos ang lahat ng bagay, sa palagay nyo, hindi alam ng Diyos kung ano ang kailangan natin. Hindi alam ng Panginoon na mayroon kang problema. Hindi pa alam ng Panginoon yung pangangailangan. Alam ng Panginoon yan. Sabi nga ng Hebrews 4:13, "Nothing in all the world can be hidden from God. He can clearly see all things. Everything is open before Him. And to Him, we must explain the way we have lived." At ang sabi din ng Proverbs 10:3, "God is our protection and source of strength. He is always ready to help us in times of trouble." Kaya ang Panginoon, maasa natin. So sa puntong ito, in-adjust in Jesus yung kanilang fear, in-adjust in Jesus yung kanilang faith, and then maging kanilang future. Jesus addressed the future of His disciple. No? So, makikita natin, as we face our future, there are three truths that give us hope. Ano yun? That God is always dependable. Ang Diyos, lagi natin yan maaasahan. Sabi ko kanina, ang tao may limitasyon, ang kakayahan, pero ang Diyos sa lahat ng pagkakataon, Siya ay maaasahan natin. Sa lahat ng pagkakataon, anumang oras, lumapit tayo sa Kanya, nariyan Siya. "We have small troubles," sabi nga balikan ko yung 2 Corinthians 4:17, "we have small troubles for a while now, but these troubles are helping us gain an eternal glory. That eternal glory is much greater than our troubles." And maliban doon, hindi lamang siya dependable, maasahan, kundi God is always accessible. Madali natin siyang lapitan. Anytime. Sabi nga sa ngawit, simlay lamang ng dasal ng ating Panginoon. So anytime, 24 hours a day, at nandiyan ang Panginoon, gising, hindi natutulog, nakamulat ang kanyang mata upang tayo po ay patuloy, no, na kanyang binabantayan. He is always accessible, no po. And God is always sufficient. Sufficient ang kapangyarihan ng Panginoon sa bawat isa po sa atin upang tayo ay kanyang mapagpala, no, at mga bagay na kailangan natin ay more than enough ang kayang ibigay na supply ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya wala tayong dapat ipag-alala, wala tayong dapat ikabahala. Mga kapatid, tandaan natin, bago si Jesus po ay naparito dito po sa ibabaw ng lupa, ano ang sabi ni Propeta Isaiah? Ang kanyang pangalan na tawagin, Wonderful Counselor, Mighty God, the Prince of Peace. Tandaan po natin, kapag dumating ang unos sa buhay, kahit gaano man kalakas yan, ang ating Panginoong Jesucristo ay naririyan. Nandang tumulong sa bawat isa po sa atin. Kaya ang gawin lamang po natin, sabi ng 1 Peter 5:7, "Give all your worries to Him because He cares for you." At yung kayo pagod na, Matthew 11:20, lumapit ka sa Kanya at ikaw ay bibigyan Niya ng kapahingahan at bibigyan Niya ng kapayapaan. Dalhin natin ngayon sa Panginoon, anumang kabigatan, kagulumihan meron tayo, at asahan natin ang kapayapaan na sa Diyos ay nagmumula. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po
sa iyong mensaheng ibinahagi sa bawat isa po sa amin. Nanawa ito po ay nagbigay encouragement sa bawat isa. Alam mo po ang pinagdaraanan ng lahat ng mga anak mo at ng maraming mga tao. Ang iba po ay naghahanap ng kapayapaan dahil sa mga kagulungan o mga problema, mga pagsubok na kalang naranasan sa buhay at naging sa epekto ng pandemic na naganap sa bansa at hindi lamang sa bansa kundi sa buong mundo. Lito na ang iba at hindi alam ang gagawin. Ang dalangin ko po, O Diyos, bigyan mo po ng kapayapaan ang bawat isa. Bigyan mo po ng pag-asa ang bawat isa na magtiwala kami sa iyo na kung kami po ay lalapit sa iyo, dudulog sa iyo, isusuko ang aming buhay, magtiwala sa iyo, ihingi na iyong tulong. Nandiyan ka lagi na handang sumaklolong sa bawat po sa amin. Pawin mo po ang anumang agam-agam pagkakalungkutan sa puso ng bawat isa, Panginoon. At tulungan po ang bawat isa sa kanilang mga kalagayan, anuman ang kanilang pangangailangan, anuman ang kanilang karamdaman, anuman ang kanilang problema, katagpuin po ang lahat. Gumawa ka po, Panginoon, ng himala sa buhay ng bawat isa. Katagpuin po anumang kalagayan ng lahat, lalo na lalo sa mga nanonood rin. Salamat po! Tinangkin po namin ang biyaya mo, ang pagpapala mo, ang himala mo sa buhay po ng bawat support sa amin. Tinangkin rin po namin ang iyong kapayapaan sa aming mga buhay. Ito po kami paralangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli, ako po si Pastor Moran Peña ng Jesus is Lord Church Makati. God bless you more.
Simulan natin ang bawat umaga sa panalangin. Pasasalamat. Pag-asa at sa salita ng Diyos. Dito lang sa Daylight Devotions.